Nais ko lamang po tayong umukot manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa araw na ito. Kami iyong pinagtipon muli, Panginoon, para sa inyong kaarawan. Panginoon, sa lahat po ng masasabi, sa lahat po, Panginoon, ng maitatalakay, Panginoon, sa pulpitong ito, naway ang pangalan mo lamang ang may taas. Dalangin po namin, Panginoon, sa mga parating pa lamang, patnubayan niyo sila, gabayan niyo po sila sa kanilang pagdalo sa simbahan. Kaya din po, Panginoon, nagpapasalamat kami sa inyong biyaya na walang katapusan, Panginoon. Muli, samahan niyo ako, itago niyo ako sa likod ng inyong krus, Panginoon, na ma-deliver ko ng may katapatan ng inyong salita. Muli, sa iyong papurit, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you. Ang title po ng aking devotion is Pagpapalago ng Pananampalataya sa Pamamagitan ng Mabuting Pamumuhay. Let's open our Bible in 2 Peter chapter 1 verse 5 to 7. Let me read sa Filipino version. This is the word of God. At dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya. Natustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan, ang kabutihan ng kaalaman, ang kaalaman ng pagpipigil, ang pagpipigil sa ng pagtitiis, ang pagtitiis ng pagiging makadiyos, at ang pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid, at ng pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. Salamat sa pagbasa ng salita ng Diyos. Sa previous verses, si Pedro in-emphasize yung divine power ng Diyos, na kung saan lahat ng bagay, pinrovide niya, pinagkaloob ng Diyos, yung kailangan natin o yung paraan para tayo may muhay ng may kabanalan. At lahat ng pinagkaloob o provision ng Diyos ay nagmula lamang sa pagkilala natin sa Diyos. So if we are ignorant about Him, ipinapakita mo lamang na ayaw mong mamuhay para sa Diyos. Kundi nais mo ay ang makibahagi sa kasakiman ng mundong ito. At bilang response sa lahat ng mga bagay na pinrovide ng Diyos para sa ating pamumuhay ng may kabanalan, at bilang response din dahil tayo tinawag sa kapurihan at kaluwalhatian niya. So dapat itong ating maging tugon. Sa verse 5 sinabi, at dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya. Natustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan. Kabutihan ang una, bilang isang mananampalataya at niligtas ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya at habag ng Diyos, ang ating pananampalataya kay Hesus Kristo, hindi sa ating kabaitan o kagalingan, kung hindi sa biyaya at habag lamang ng Diyos. For we have been saved by grace, through faith, not by our works, so that no one can boast. So dapat yung salvation natin is nagpo-produce ng good works. Ito yung sinabi, na i-add natin sa ating pananampalataya is yung kabutihan. Ang paggawa ng kabutihan. So pangalawa, ang kabutihan ng kaalaman. Bilang isang mananampalataya, napaka-importante ng kaalaman. Hindi mo gagawin yung isang bagay kung wala kang knowledge regarding doon. Halimbawa, mag-aayos ako ng electric fan na sira. Hindi ko aayusin yan kung hindi ko alam yan. Pero may mga nag-aayos, ang tawag doon, bida-bida. Hindi alam. Nagrurunong-runungan, nagdudunong-dunungan, pero wala namang alam. And that's foolish. And kung walang knowledge tayo doon regarding doon, is same lang din sa paggawa natin ng kabutihan. Hindi mo magagawa ang isang mabuting bagay kung hindi mo alam gawin iyon.
Kaya nga palaguin natin ang ating kaalaman dahil isa ito sa panlaban natin sa mga mapanlinlang na kaaway na kung saan sinosuppress yung truth in unrighteousness. At saan naman natin kukunin yung kaalaman na iyon? Ano, saan yun? Saan natin makukuha yun? Wala nang iba sa salita ng Diyos. Salita lamang ng Diyos. Alamin natin yung kalooban ng Diyos. Meditate the Word of God day and night. So, pangatlo sa verse 6, kaalaman. Ang kaalaman ng pagpigil sa sarili. Pagpigil sa sarili. Isa sa mga nilahad ni Pedro ay ang pagpigil sa sarili. Bakit nilahad to ni Pedro? Bakit niya nilahid yun? Gayon siya ay disipulo ni Christ na maituturing na may initin yung ulo. Isa siya sa mga disipulo ni Christ na may initin ng ulo. Na kung saan impulsive sa mga decision at walang self-control. Tapos bigla niya sinabi na magkaroon kayo ng self-control. Bakit niya sinabi? Kung maaalala ninyo yung time na dadakwin si Jesus Christ sa Garden of Gethsemane, si Peter ay nawala ng self-control. Kung saan tinaga niya yung isang alipin ng pinapunong pare, tinagpas niya yung kanang tenga nito. Ang pangalan pala nun si Malco. So bakit sinulat naman ni Pedro patungkol dito sa pagpigil sa sarili? Ngayon wala siya nito. Naisulat yun ni Pedro dahil along the way, yung naging mature siya sa pananampalataya, natutunan niya, nalaman niya kung paano i-handle yung sarili, kung paano magkaroon ng self-control. Kaya niya naisulat ito. Naging mature siya sa kanyang pananampalataya. Kaya napaka-importante kung mayroon tayong self-control. Dahil split seconds lang, pwede natin mapahamak, pwede natin ikapahamak yung mga decision na ginagawa natin. Kaya nga may kaalaman na dapat pinag-iisipan muna natin kung ano ang magiging resulta. Hindi yung bara-bara lang sa mga decision o pag-iisip natin. So, because to exercise self-control is to discipline ourselves. Dahil wala nang ibang patutunguhan, dahil wala nang ibang patutunguhan ang lack of self-control, kundi kasalanan lang. Lack of self-control ay magre-result sa kasalanan. At ang pagkakaroon ng self-control ay bunga ng banal na espiritu. Sa Galatians 5, verse 22. Bunga yon ng banal na espiritu. God is God of self-control. And we bear His image and magnify His gospel. So, pang-apat, pagpigil sa sarili ng pagtitiis. Sabihin, steadfastness. Pagtitiis. Isa sa mga katangian ng pananampalataya na dapat natin palaguin is yung katatagan. Yung pagiging steadfast sa gitna ng mga pagsubok or sufferings, persecution. At dapat din, syempre, na panatiliin natin yung ating paniniwala sa kabila ng mga karanasang ito. Sabi sa James 1, verse 2 to 4, consider it pure joy, my brother and sister, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. So tingnan natin yung pagsubok na paraan ng paglago sa ating pananampalataya at hindi hadlang sa ating pananampalataya. So, sumunod, verse 6, ang pagtitiis, syempre yung pagiging maka-Diyos. Bakit nangangailangan ng pagiging maka-Diyos? Dahil itong mga bagay na to, kayang gawin yan ng mga unbeliever, kayang magtiis ng mga unbeliever, kayang gumawa ng kabutihan, kayang magkaroon ng self-control yung mga unbeliever. Pero ano yung kinaibahan natin sa kanila, sa mga mananampalataya?
pinagkaibahan na kaibahan natin dito is yung kaligtasan nila is sa pamamagitan ng kanilang gawa. Kaya't pinaalahanan tayo ni Pedro ng ating pananampalataya, dapat tayo ay maka-Diyos. Meaning, may takot or may paggalang tayo sa Diyos dahil siya ay banal, banal, at banal. So, sa verse 7, sumunod is, pagiging maka-Diyos, syempre, ng pagmamahal sa kapatiran. Mahalaga yon na meron tayong pagmamahal sa kapatiran or yung brotherly affection. Kung natitiis mo, yung maganda na natitiis natin yung mga pagsubok or sufferings, pero hindi maganda na nagtitiis ka lang na makita yung kapatiran mo nahihirapan. So dapat tayo ang unang nagmamalasakit sa ating kapatiran. Huwag tayong maging makasarili. Inuuna lang natin yung ating mga sarili. Sabi sa Philippians chapter 2 verse 3 to 4, do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Let each of you look not only to your own interests, but also to the interests of others. So huwag tayong maging makasarili, bagkos mahalin natin ang ating mga kapatiran. Alamin natin kung ano ba yung concern o yung interest nito. And lastly is sa verse 7 pa rin, pagmamahal sa kapatiran, syempre huling-huli sa lahat yung pag-ibig. Mas malawak siya kung firm mo lang sa mahal mo yung kapatiran. Ito yung pag-ibig na kung saan it covers na lahat ng kasalanan. Isa dinagdag sa ating pananampalataya is yung pag-ibig na kung saan handang magpatawad ng buong puso. Pag-ibig that covers all sin. Sabi sa 1 Corinthians chapter 13, pag-ibig na matiisin, no? Basahin ko lang po sa 1 Corinthians chapter 13. Sabi dito, sa Tagalog po, 1 Corinthians chapter 13 verse 4, ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi maingitin o mapagmalaki o hambog. Hindi magaspang ang kilos, hindi nito pinipilit ang sariling kagustuhan. Hindi mayayamutin, hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Verse 6, hindi ito natutuwa sa masamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. Pinapasa nito ang lahat ng bagay, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay. Inaasahan ang lahat ng bagay, tinitiis ang lahat ng bagay. So pagdating doon sa chapter 13, sinabi na ang pag-ibig, isa sa pinakamalaki. So faith, hope, love, but the greatest of this is love. So, kung may pananampalataya ka, kung may pag-asa ka, pero wala kang pag-ibig, baliwala yung mga bagay na yun. Kaya sobrang importante na meron tayong pag-ibig. Kung napapanatili natin yung pag-ibig natin sa ating sa outside this church, how much more dito na dapat mas yung pag-ibig natin sa ating mga kapatiran is deeper pa. At sa aking pagtatapos, kaya't mga kapatid, lalo nating pagsikapan na patatagin ang ating pagkakatawag at pagkakapili sa atin. Saan? Sa pamamagitan ng mga katangiang inilahad ni Pedro. Itong sa pamamagitan ng nilahad ni Pedro, katangian ng pananampalataya. Ito ay binigay ng Diyos
pagpasok upang tayo'y makapasok sa parian ng Diyos. So, gawin natin. Hindi yung sabi sa James, no? We are a doer, not a hearer. Yung mga salita ng Diyos ay kailangan natin i-apply. So, tayo may nalangin. Takilang Diyos, maraming salamat sa inyong salita na sumusugat, umutusok sa aming mga puso. Panginoon, patawarin niyo kami kung kami, Panginoon, nagiging kampante lamang sa aming paglakad. Panginoon, patawarin niyo kami kung kami nalalaglag sa kasalanan, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa paalala, Panginoon. Maraming salamat sa paalala ni Pedro, Panginoon, para palakasin ang aming mga pananampalataya na kami maging matiisin, magkaroon ng pagpigil sa sarili, kung kami magkaroon, Panginoon, ng kaalaman, ng pagtitiis, at pagmamahal sa kapatiran, at higit sa lahat, ang pag-ibig. Panginoon, maraming salamat sa mga turoang ito. Kailangan namin na kami gabayin nyo, Panginoon, dahil kami makasalanan na mabilis matukso at malaglag sa anumang kasalanan. Panginoon, tinataas ko po ang lahat ng ito. Panginoon, kayo po ang magpupulit. Salamat sa ngalan ni Jesus. Amen.